Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep our hearts and mind through Christ Jesus. Ang pamagat po ng inihanda kong mensahe, overcome worry by giving everything to God in prayer. Pwede rin po natin sabihin, overcome worry with prayer. At yung text po makikita natin doon sa ating binasa, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Na ang sabi po, nais kong basahin sa inyo sa Tagalog, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Bilang introduction, people worry so much about many things. We worry about what to eat, what to drink, what to wear, our finances, our health, our children, our business, and many more. The presence of anxiety is unavoidable. If we don't learn to deal with it properly, it causes you all sorts of health problems. The Bible teaches us in Philippians chapter 4, verse 6 and 7, how to avoid letting worry take over our lives and teaches us to give everything in prayer to God. Bringing every concern to Him as part of our prayer, He instructs us to be thankful with the expectation of God's goodness and grace. Prayer helps us learn to rely on and trust in God. God promises that if we turn to Him in difficult times, He will give us peace, and this peace will be a guard of our hearts and mind. So if you have a problem in life or anxiety, practice putting your heart and mind into finding comfort, joy, and peace in Christ. Ngayon, tingnan po natin yung Philippians chapter 4, verse 6. Paul offers us here some ideas on how to win against worry. Lahat ng tao po mayroong pag-aalala eh. Number one, ang sabi po, God wants us not to worry about anything. Dito sinasabi ni Paul sa verse 6, be careful for nothing. Ibig sabihin, huwag tayong mga balisa sa anumang bagay. Niisip ko, paano pa sinabi ni Paul to na huwag tayong mabalisa? Si Apostol Pablo ba, hindi ba siya nababalisa sa kanyang buhay? Bakit nasabi ni Pablo na huwag tayong mga balisa sa anumang bagay? Be careful for nothing, that means don't worry or do not be troubled by care. And the question is how? So what can we do? God doesn't want you to worry because worry means you do not trust God, that you are not taking Him fully at His word. Ngayon, yung tanong natin, si Pablo ba, hindi ba siya nakakaranas? Bakit niya nasabing, be careful for nothing? Yung sagot, makikita natin dun sa Philippians chapter 4, verse 4. Ang sabi ni Pablo dun sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice.
Dito, makikita natin dalawang beses inulit ni Apostol Pablo, magalak tayo lagi sa Panginoon at sinasabi ko sa iyo, magalak tayo sa Panginoon. Pinagdidiinan niya dalawang beses para makita natin yung kahalagahan na dapat tayo magtiwala sa Panginoon kaysa mag-alala sa buhay na ito. Letter A mula sa number 1. Rejoice in God's goodness. Sabi doon sa verse 4, binasa natin, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Here Paul repeats it saying, again I say rejoice. Listen to Apostle Paul. Rejoice. If you want to deal with anxiety, don't meditate on the mess. Meditate on our God, our Master. Narito, dalawang beses inulit ni Pablo, mga galak, kayo lagi sa Panginoon, muli, sinasabi ko magalak kayo para bigyan diin na kaysa mag-alala tayo sa lahat ng bagay sa buhay na ito, magtiwala tayo sa Panginoon. Tingnan natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. It does you no good to ponder your problem. It does you no good to think about your struggle. The Bible says, rejoice in the Lord. The more you look to God, the more you look at God, the more your problem is brought down to its proper size. Meron tayong alalahanin sa buhay, tingnan natin kung gaano kadakila ang Panginoon. Gaano man kalaki ang problema natin sa buhay, gaano man kalaki ang alalahanin natin sa buhay, tingnan natin na meron tayong dakilang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Tapos doon sa Psalm 121, verse 1 to 2, the psalmist said, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Kanino nagmumula yung ating tulong? Yung tulong? Sa Panginoon. Kaya ang sabi ng psalmist, I will lift up my eyes unto the hills. Hindi sa hills, kundi above the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. We get to choose where we look. I will lift up my eyes on the hills. You gain nothing but set your eyes on the problems. But you gain everything by setting your eyes on the Lord. Yun po yung napakasarap nun. Kesa ipokus mo yung paningin mo at lahat sa mga alalahanin mo sa buhay, ituon natin ang ating atensyon sa Panginoon, kung gaano kadakila ang Panginoon sa ating buhay, kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Letter B, hindi lamang rejoice in God's goodness, rejoice in God's promises. Sabi doon sa Psalm 55:22, cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. May alalahanin, may kabigatan ka ba sa buhay? Ang sabi ng Psalm 55:22, ibigay mo sa akin ang kabigatan mo sa buhay. At aalalayan kita, hindi ko hahayaan na magalaw ka ng mga bagay na ito. Leave your concern with God. Let God fix it. It is no longer yours to carry and leave it to Him. Nakakita ka na ba ng isang tao na mayroon siyang mabigat na daladala? Tapos sumakay siya sa elevator. Papunta siya sa 15th floor. Tapos nung nakasakay na siya sa elevator, daladala niya yung mabigat hanggang 15th floor. Pwede naman niyang ibaba, pero daladala niya. Minsan ganun yung mga tao eh. Imbis na ibigay natin sa Panginoon yung kabigatan natin, nag-aalala tayo eh.
nanalangin ka na, nag-aalala pa rin tayo dun sa mga kabigatan natin. Hindi lamang po yun. Napakaraming pangako ng Panginoon. Dun sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Nakikita natin dito, ibigay natin sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Don't carry your cares, cast your cares. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin yung mga alalahanin sa buhay, sapagkat nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi lamang yun. John 14 verse 1, sabi doon eh, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi dito ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. May alalahanin ka sa buhay, magtiwala ka sa akin. At magtiwala rin tayo sa Panginoon Jesus. Letter C, rejoice in what God does. Hindi lamang rejoice in God's goodness, hindi lamang rejoice in God's promises, rejoice in what God does. Psalm 86 verse 10, for thou art great and doest wondrous things, thou art God alone. Ito sinasabi sa atin ng versikulo na ito, ng sitas na ito, na meron tayong dakilang Diyos na gumagawa ng kamangha-manghang bagay. At siya lamang ang nag-iisang Diyos. Ano daw ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos? Kamangha-manghang bagay. And all that God does or make has wonder in it. Ang lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, merong wonder dun eh. Andun yung mga kamangha-manghang bagay. The word does mean continues to do. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Hindi lamang nakalipas na, kundi hanggang ngayon nakikita natin at nararanasan natin yung mga kamangha-manghang bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. At lahat tayo, meron patotoo niyan. Kung tatanungin tayong kabutihan ng Panginoon, meron ka masasabi. Kabutihan ng Panginoon na ginawa sa iyo. Number two, hindi lamang God wants us not to worry about anything. Number two, God wants us to be prayerful about everything. Ang sabi ni Pablo, magalak tayo sa Panginoon. At sinasabi ko sa iyo, magalak. At magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi lamang yun, kundi pangalawa, sinasabi ni Pablo, manalangin tayo. Ipanalangin natin ang lahat ng bagay na ipinag-aalala natin sa Panginoon. Ito po yung sikreto eh, ng para hindi tayo mag-alala, manalangin. Sabi doon sa verse 6b, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ang sabi ni Pablo, may alalahanin ka sa buhay, humingi ka ng tulong sa akin. Ask God for help. The solution to worry is prayer. Pray first and pray most. Letter A, pray about everything. Manalangin tayo. Lahat ng bagay na ipinag-aalala mo sa buhay, ibigay natin sa Panginoon. Make a specific prayer. Pour out your heart to Christ in every detail. Tell God every motive. Confess every uncertainty. Discuss every heart. Prayer is honest, genuine, talk about everything. Pray about anything and everything you are tempted to worry about. There is nothing too great for God's power and nothing too small
for God's fatherly care. Pagka specific prayer, naalala ko yung Genesis 24, verse 12 to 14. Matanda na si Abraham, tapos tinawag niya yung pinakamatanda niyang servant, pinasumpa niya. Tapos sabi niya, inutusan niya, ihanap ng mapapangasawa si Isaac. So, sumunod yung matandang servant niya. At nung nandun na siya doon sa lugar na kung saan sinabi sa kanya ni Abraham, nagintay siya doon sa balon na kung saan kumukuha ng tubig yung mga dalaga. Nagintay siya doon at doon nanalangin siya. Ang sabi niya, buksan natin doon sa Genesis. Sabi niya doon sa verse number 12 to 14, sabi niya, "And he said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and show kindness unto my master Abraham. Behold, I stand here." Ito, makikita natin yung specific prayer niya. "I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water, and let it come to pass that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher, I pray thee that I may drink, and she shall say, drink, and I will give thy camel drink also, let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast show kindness unto my master." Biruin mo yung nag-antay siya doon sa well. Tapos sabi niya sa Panginoon, kung sino man yung sasalok dyan, sasabihin ko, painumin mo ako. At pag sinabi ng babae, sige, papainumin kita, pati yung mga kamelyo mo. Eh marami yung kamel niya. Sabi ng Bible, 10. Yung dinala niya ang mga magagandang kamel. Pinainom nung hindi pa natatapos yung kanyang panalangin. Dumating na si Rebecca. At lahat ng pinalangin niya nangyari. Specific. Dapat ganun tayo sa Panginoon. Meron tayong mga dinadala sa buhay. Meron tayong mga alalahanin sa buhay. Idetalye natin sa Panginoon sa panalangin. Specific prayer. Let there be pray with thanksgiving. In verse 6, Paul say, sinasabi ni Pablo rito, hindi lamang manalangin, kundi manalangin tayo ng may pagpapasalamat. Because thanksgiving is expressing gratitude and implies humility before an all-powerful God. You can always pray with thanks because Christ is the one who brought you peace with God. So Paul commands in verse 6, let your request be made known to God. Sabi ng isang mga ngaral, the quickest way to deal with worry is gratitude. The more grateful the heart, the less anxious the soul. Letter C, pray around the promises. Pray around the promise of God. Stop worrying and start praying. Find a promise of God and build your prayer around it. Find a promise that fits your problem. Pray until your heart and emotion feel better. Yun yung sinasabi sa Isaiah 43 verse 26. Put me in remembrance. Let us plead together. Declare thou that thou mayest be justified. Pag mananalangin tayo, gamitin natin yung mga pangako ng Panginoon. Hindi ba, Panginoon, sinasabi mo sa Hebrews 13 verse 5, hindi mo ko iiwan ni pababayaan man. Hindi ba sinasabi mo, Panginoon, sa Psalm 55, 22, na ibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga kabigatan at aalalayan mo ko at hindi mo pababayaan na ako'y magalaw ng mga problemang ito. At napakarami pa pangako ng Panginoon na pwede nating
ipaalala sa Panginoon. And number three, ito na po yung last. Hindi lamang ninanais ng Diyos na huwag tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Hindi lamang ninanais ng Diyos na idulog natin sa panalangin ang lahat ng ating alalahanin. Sinasabi ng Diyos na kapag ka ikaw ay nanalangin, bibigyan kita ng kapayapaang di masayod. Sabi rito, God wants us to have peace in troubled times. Sabi doon sa verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. The command Paul give us in Philippians is don't worry about anything. The method to keep this command is to rejoice in the Lord. The solution for worry is prayer in everything, in every situation, in every circumstance, and in any kind of need. Instead of worrying, we should take our concern to God. This is done through prayer and supplication. Praying should be done along with thanksgiving, being thankful for the things one has received at God's hand will contribute to one's peace of mind for two reasons. One, gratitude itself will tend to displace worry. Kapag ka mapagpasalamat ka, natutuwa ang puso mo at nawawala yung pag-aalala mo sa buhay. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Kapag may mga alalahanin tayo sa buhay, alalahanin natin yung maraming blessing na binigay ng Panginoon. Count your blessings, sabi ng kanta, di ba? Alalahanin natin. At pagka inaalala mo yung magpagpasalamat ka sa Panginoon, nagkakaroon ng katuwaan yung puso mo. Nakakalimutan mo yung mga alalahanin mo sa buhay. Two, sabi rito, remembering what God has done before. Alalahanin natin kung anong ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Na kapag tingnan natin yung nakalipas natin, yung mga pinagdaanan natin sa buhay, yung mga pagsubok na pinagdaanan natin at nalagpasan natin, at tanungin natin ang ating sarili, meron bang pagkakataong pinabayaan ako ng Panginoon kahit isang beses? At makikita mo, wala kahit isang beses na pinabayaan ka ng Panginoon. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo pagsubok sa buhay. So tingnan natin kung anong ginawa ng Panginoon. In result, only those who have successfully substituted care for prayer can enjoy the peace of God, which truly passeth understanding. Thus, we see in this peace of God will keep or guard our hearts, protect us from wrong feeling. Our minds protect us from wrong thinking. Pag nanalangin ka, manalangin ka hanggang sa hindi ka binibigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Yun yung turo ng ating mahal na pastor. Tapos pag nagkaroon ka ng kapayapaan sa puso, yung kapayapaan mo sa puso, yun yung magpoprotect sa sayo para magkaroon ka ng maling feelings at maling thinking. Kasi pag may maling feelings ka at thinking, sigurado mali ang magiging desisyon natin sa buhay. In the presence of God, there is peace. The path to peace is paved with prayer. Bilang pagwawakas, bayaan niyong basahin ko sa inyo itong verse 8 at saka verse 9. Sabi rito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Sinasabi ni Pablo rito, kaysa mag-alala ka, tingnan mo yung mga mabubuting, mag-meditate tayo dun sa mga mabubuting bagay. At makakatulong ng malaki sa atin kung mag-meditate tayo ng salita, magbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos.
makakatulong na malaki, mawala yung pag-aalala natin. At sabi doon sa verse number 9, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. Gawin natin. And the God of peace shall be with you. Nalaman natin yung sinasabi ni Paul, magalak tayo sa Panginoon. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Manalangin tayo at bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Ang sabi dun sa verse 9, gawin natin. At ang sabi niya, bilang pag-uwakas, will you trust God and not worry? Will you pray about everything in your life? Give God all your cares, worry, burden, and anxiety. Let God fix it. No longer yours to carry it. And leave to Him. Kaya, kapag ka ang diablo kumatok sa pintuan ng puso natin at pinapaalala ang lahat ng mga problema natin at lahat ng mga alalahanin natin sa buhay, sabihin natin sa Kanya, you gonna talk to God about it because I left it with Him. Sabihin mo sa Panginoon, kasi iniwan ko na sa Panginoon, ibinigay ko na sa Panginoon ang lahat ng aking mga problema at alalahanin sa buhay. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat.